everyone. Mega love shout out to all my friends all over the world. I would like to thanks to all my subscribers, my family and friends for supporting my channel. And to all my new friends that are new to the channel, please don't forget to like, share and subscribe and click the bell for notifications for new videos to come. My today's vlog, magre-repot po ako ng aking Darklord. Pero bago pa man po yun, gagawa muna po tayo ng kanyang gapangan. Kasi ang halamang Darklord po ay habang lumalaki siya at tumatangkad, lumalabas po ang kanyang mga ugat sa kanyang katawan. At ito mga ugat na ito po, naghahanap po yan ng makakapitan. Kaya gagawa po tayo ngayon at ipapakita ko po sa inyo kung paano. Ayan, kung may mga coconut husk kayo dyan o kaya bunot ng niyog, ayan, huwag nyo po itapon kasi pwede po yan natin gamitin sa paggawa ng kapitan ng ating mga halaman. Ayan, sundan nyo lang po ako guys. Ayan, tali lang po at saka dapat may stick tayo na matibay. Ayan, balutin po natin yan ng coconut husk. Yung pinakaloob po guys ng coconut husk ang ating gamitin. Itong ginawa ko po guys na kinakapitan ng ating mga halaman, ng ating Darklord, ay pag binili mo nyo po ito, yung maliit nito ay 50 pesos at ang malaki po nito ay 100 pesos. Kaya kung mayroon tayong mga coconut husk dyan at gumagamit tayo ng mga niyog, huwag natin po itapon. Gagawa na lang po tayo para hindi po tayo mapapagastos. Madali lang naman po ang paggawa ng kinakapitan ng Darklord. Kaya dapat po naka-gloves lang po tayo kasi dapat mahigpit po ang pagkatali natin doon sa coconut husk para hindi po siya matanggal. Ayan. Mahihirapan po tayo guys kapag hindi tayo naka-gloves kasi masakit po sa kamay ang pagkatali natin kasi dapat mahigpit po talaga. Kaya dapat naka-gloves po tayo. Ang iba nating mga kapatid guys, ginagawa na po nila itong negosyo kasi malakas po ito ang bilihan sa mga flower shop at saka nagbebenta po ng mga halaman. Yung ginawa ko guys na gapangan ng ating halaman ay isa na dyan ang ating pothos. Ayan, kasi ang pothos guys hindi lang po siya pang hanging plants, pwede din po siya pang indoor plants na ilagay po natin sa paso na patayo po. Pero dapat may ginagapangan po siya o may kinakapitan. Kagaya po ng ating ginawa galing po sa coconut husk. Ayan po, ayan na po siya guys. Matagal ko na siya guys ginawa kahit na mula pa noong maliit pa yung mga pothos ko guys. Ayan, 'di ba ang ganda niya? Ngayon po naka-ready na po ang ating ginawang gapangan o kapitan ng ating Darklord. Ngayon po, ihahanda na po natin ang ating perfect soil para sa ating Darklord. Ayan, huwag natin itatapon guys ang ating mga itlog, eggshell. Ayan, atin lang pong lamasin ng bonggang-bongga guys para magiging pinong-pino po siya. Pero, wag lang po tayo gumamit ng mga bagong pisa na itlog o kaya bagong nagamit. Dapat nakabilad po siya ng at least 3 days po. Pag nag-crispy na po siya, yun. Pwede na po gamitin sa ating mga halaman.
Ayan, lama pagkatapos po na naging pino na po siya, atin na lang po siyang i-mix sa ating compost soil galing sa ating manukan. Ayan na po, i-mix-mix na lang po natin ng maigi, guys. Halo-haloin po natin yung eggshell at saka yung ating lupa. Ayan po, sa hindi pa po nakakakita ng Darklord, ayan po siya, guys. Ang stem niya pula. Itong halaman na ito, guys, may kamahalan ito. Ayan. Ayan na po, atin po siyang ililipat yung isa kasi masikip na po sila sa isang pot. Kasi ang ginawa ko po para magparami, pinutulo ko lang po siya nung matangkad na, tapos sinaksak ko po dyan sa gilid lang. Kaya yung pinaka mother plant niya, guys, ay ang maliit, kung makikita nyo, guys, bagong sibol yung maliit. Ayan. Tapos itong medyo mataas, yun po ang aking pinutol po noong nakaraang buwan. Kaya tumubo na po siya at buhay na, kaya ililipat ko na po siya ng isang pot, sa isang pot. Para yung mga ugat niya po ay makakagapang po. Ayan. Itong Darklord na ito, guys, ay pamilya po siya ng Philodendron. Ang tawag dito ay Darklord or Darknight. Ayun. Red stem po siya. At saka yung kanyang dahon, yung matanda na niya na dahon ay parang kulay dark green or military green. At saka, ayan, sa nakikita nyo, guys, nakuha ko po siya, pero ang dami na niyang mga uga. Ayan na po, ililipat na po natin siya sa isang pot kasi masikip na silang dalawa doon. Kaya ayan, ire-ready na po natin ang ating itataniman sa kaniya. Tapos na po natin na naitanim na po natin siya. Nung binili ko po ito, guys, ganyan lang siya, guys, kaliit. Ayan, stem lang po ang binili ko nito sa Lazada. Kaya ngayon, malaki na siya. Kaya hinati ko na po siya, guys. Pinutol ko at saka tinanim ko at saka nilipat ko na din. Success ang ating propagation at repotting. Kaya sa ngayon, magsa-shoutout na po tayo sa ating mga kaibigan at mga kapatid dyan all over the world. Salamat po at maraming salamat po sa inyong pagmamahal at suporta po sa aking channel. Naway, pagpalain po tayo ng ating Panginoon. 1, 2, 3, come on!